Hindi. Yung episode na to, about badminton. Badminton talaga yung rason kung bakit ako naging sports photographer. Sobrang ali ako sa badminton. After ko mag-retire ng taekwondo, nag-shift ako sa badminton. So, nagustuhan ko si badminton. Ngayon, kukuha muna ako ng water kasi nauuha na ako. Wait! So, yung chismis dito sa mga binili ko, July ko pa siya binili. Nahihirapan lang talaga ako mag-vlog kasi nga ang hirap pagka-solo. Mahirap mag-set up ng camera. Kahit bumili ako ng camera na isang click lang, tapos magsasalita ka na lang, hindi ko pa rin magawa. Sobra! Pag mag-isa ka kasi wala kang kausap. So, ngayon, practicein natin ulit yung mukha kang timang na nagsasalita mag-isa. So, ikukwento na ni Pambansang Marites. Mag-start tayo kay Rogini. Kasi yung title ng vlog ko, di ba? Hello Kitty, cuteness overload. Cuteness overload talaga siya. So, yung sister ko talaga yung mahilig sa Hello Kitty. Dami yung collection ng Hello Kitty. Bata pa lang ako. Tapos na nag-college siya, high school naman ako. So, jackpot ako kasi lahat ng mga pinagsawaan na niya, binibigay niya sa akin. Minsan naman binibigay niya ako ng bago. Sobrang sikat siya nung time ni Chris Aquino. Eh, Chris Aquino yun, so syempre wala naman tatalo kay Chris Aquino. Sa lahat, puro Hello Kitty siya. So, mag-alakuyaki muna tayo about kay Darling. Ah, sa buong buhay ko, akala ko she was born in Japan. Hello, Inglaterra ang lola. Dugong bugaw pala siya. Oh. Yung sister ko kasi yung mahilig. Sumali ko ba naman? Akala ko naman yung Japanese si lola. So alam nyo ba, yung full name ni Hello Kitty is Kitty White. Kung nga naman, ang puti siya. At alam nyo ba ang place of birth ni Madame? Sa suburbs of London, England. So, Hello Kitty. Yung gender niya is female. At ang birthday ng lola is November 1st, 1974. So mag-age pa lang kami. So, huwag niyo nang i-compute or else nakaka-badly pa kayo. Huwag na natin pag-usapan yung age. Si Kitty White na lang. So yung nationality ni Hello Kitty is British. Oh. Sa blue passport ang madam. Blue ba yung lawn mo? Basta yun, kung anumang color ng passport niya. So dugong-bughaw ang passport niya. So yung breed ni Kitty is Japanese bobtail. At alam niyo ba, meron din pala siyang height. Yung height daw niya ay limang pinagpatong-patong na apples. Kapag Fuji apples, matangkad siya. So yung weight naman niya is 3 apples. Kaloka! So meron siyang height, meron siyang weight. So mapunta naman tayo sa personality niya. Ang likes niya, mama's homemade apple pies, baking cookies, music, art, collecting cute stuff. Chat. At ang kanyang quote, hello, ang taray. You can never have too many friends. Diba? Atari si mama. Okay, trivia. Parang bow na to, na madalas ko nakikita sa Hello Kitty. Akala ko design lang. Regalo pala siya ng kanyang mama. So sure talaga yung family mo, darling. Ang haba ng history niya. Pero mga sinasabi ko lang, mga sobrang na-shock lang ako. Parang 2 decades siya na sikat. Number one siya na sikat na character sa mga shoppers na mahilig sa mga cute stuff. So number one siya until 2010, doon nag-start na bumaba ang kanyang career. Kasi, so hulaan nyo kung sino yung tumalo kay Hello Kitty White, Pokemon. Bad trip yun ah. Sinabi niya yung baba ko. So, tapusin na nga natin yung Hello Kitty. Ang hirap magkwento. Google nyo na lang. Hindi naman kasi ako magaling na storyteller, nagpapanggap lang. Nagpapasikat na ako sa mga secret friends ko na marami akong alam. Pero, konti lang talaga yung alam ko. So, punta na tayo sa racket talaga. So, 2010 ako nag-start na ma-addict sa badminton. Mahilig akong bumili ng badminton kit bags, badminton shoes, rackets. Pag na-inlove kayo sa badminton, asahan nyo na na para kayong merong 5 anak. Kasi parang ang gastos dyan. Pag gusto mong mapanood ng live yung mga superstars, ang gastos talaga. Mamahalan talaga akong manood ng badminton kasi number one, bibili ka ng plane ticket, plus hotel, food, plus kapag meron ka nagustuhan na racket or bag or shoes. So, dun ako nag-start na mag-shoot ng badminton. Actually, dun talaga nag-start yung addiction ko as a sports photographer. Kasalanan ng badminton, bakit ako na-hook mag-shoot ng sports? Tinitingnan ko lang sila lang, gusto ko yung super malapitan talaga. Super fan talaga ako ng badminton. Sobrang dami sila na players talaga na na-enjoy ko talaga during the shoot. So yun.
So, yung story nito, Yonex talaga yung binibili ko. After ko magpa-string ng Yonex, nakita ko siya, nakalagay lang siya sa isang site. Tapos nakita ko yung Hello Kitty. Akala ko pang bata siya. Tapos nakita ko Victor. Na-amaze talaga ako sa kanya. Nakita ko talaga na in love ako. So sabi ko kay seller, totoo ba to or pang bata? Tapos sabi niya, of course! So nagustuhan ko siya. Hindi ako updated sa Victor. Ang ginagamit ko talaga is Yonex. Siguro, nagkakataon lang. Baka yung mga nagagamit kong Victor rackets are for you. Lighter than what I'm using in Yonex. Kasi I'm using 3U. Head heavy siya. Mas mahilig ako sa head heavy kasi feeling ko lang may power. Pag ito kasi, parang gaan niya. 4U kasi siya, so light. Parang nanggagaanan ako sa kanya. Tapos sabi niya, 4U lang talaga meron si Hello Kitty. Eh, nain lang ako sa kanya. Sabi ko, collection ko na lang. Pero, wait, meron siyang solution. Ito siya power tape. Pero parang nabibili, para siya maging 3U. Kapag 3U, mas comfortable ako, hindi siya masakit dito. Ang sabi ni seller kasi, pag nilagay ko siya dito, magiging kasing bigat na siya ng 3U. So, try natin. Never ako nilove sa raketa, pero nakita ko siya, wow. Pang professional talaga siya, collaborated lang with Hello Kitty. Pero kung mayaman naman si Mama, edi pwede rin siya pang bata. Kahit basahin pa ni Baby, okay lang. Si Mama. Pero naman si Mama. Yung mahilig sa Victor Rackets, galing siya sa DriveX series. Hindi ako familiar sa DriveX. Pero based sa review, marami siyang users. So saka maganda siya. So hindi ako dalawang-isip na bilhin siya. Pero yung mga Victor Badminton Racket users, siguro makaka-relate sila kung gano'ng kaganda yung DriveX. Yonex user kasi ako, unless na magustuhan ko siya. So, based on the DriveX series, the setting of the racket is well-balanced and easy to control with, comfortable and sturdy handling. So, punta tayo sa product specs niya. Oh my God! Ang ending ng vlog na to, parang lumalabas product review. Pagpasensyahan niyo na yung review ko kasi hindi naman ako professional product reviewer. Actually, ang gusto ko lang sabihin, gusto ko siya kasi white siya, tapos pinalagyan ko siya ng pink na string, tapos gusto ko yung mga details niya, yun lang. Kasi baka mamaya merong nanonood na sobrang addict talaga sa mga raketa, so at least nasabi ko na yung gusto niyo malaman. Bigyan ko na rin kayo ng konting kalaman ng abot ng aking makakaya. Baka sakaling magustuhin yung raketa, so kapag hindi ko siya gusto, pamay na lang po. Bekele lang. Yung reason lang naman bakit hindi ko magugustuhan yung isang raketa kasi kapag magaan, kalaban ko talaga yung magaan na raketa kasi masakit sa shoulder. Pero since meron namang tape, so meron siyang pag-asa na magustuhan ko. Kasi kung hindi ko siya magugustuhan talaga, collection na lang. Kasi limited edition si Lola. So, ikikip ko siya. Maraming gusto gumamit ng lighter version ng raketa, which is for you. Kasi parang mas mabilis daw yung react mo. Parang narinig ko, maraming users ng 4U, the doubles. Mabilis daw kasi yung react eh. Talo ko lang. Gumamit naman ako ng maganda raketa, hindi naman mabilis yung reaction. Parang ang kailangan ko, hindi yung maganda raketa, kailangan ko ng skills. So, sa string tension niya, yung maximum niya is 28. So, yung nilagay ko is 29. Kasi after ng ilang gamit mo, nagiging 28 na siya. So, lumuluwag siya. So, 29. So, yung string na ginamit ko, Yonex. Since Yonex na talaga yung ginagamit ko. Narinig niyo yun. Done! Ang cute! Yung price niya pala, nasa 20,000 pesos. So, hindi na ako ng dalawang isip. Kasi, sa price niya, meron na siyang kasama mga freebies na papakita ko lang sa inyo ngayon. Sa 3 countries lang siya nirelease. Ano na siya meron? So, nung meron yung friend ko, hindi na ako ng dalawang isip kasi last piece na siya. Actually, gusto ko ng shoes. Ang problema, sold out talaga siya. Hindi siya meant for me. Meron pala siyang kasamang pouch. Ginagamit naman siya kapag tapos ka na mag-badminton. So, kung medyo mahal yung racket mo, sayang naman. Tagay mo siya ng pouch para hindi siya ma-scratch. So, ito yung pouch niya. Diba? Ang cute! Talagay niyo lang siya. Catch! So, pag nilagay niyo siya sa bag, so hindi niyo ma-scratch yung other racket. Ganda kasi yung raketa niya kung meron mga chips. O siguro OC lang talaga ako. Ayoko ng anong pangas-pangas yung raketa. Tapos meron pala siyang kasamang wristband. Kaya nabudol ako ni seller doon sa raketa kasi alam yung freebies. So pag gusto niyo magpasikat doon sa mga kikay na mga kalaban niyo, sa mga kalaro niyo, gamitin niyo na rin siya para tumulo yung laway ng mga kalaro niyo. Pero yung mail sa mga good stuff, tuturo talaga yung laway nila. Cute-cute naman! Mamula kasi o! Kaya kami o! Parang ang astig-astig pero Hello Kitty. So cute! So, para doon sa kalaban yung Inglaterra, saluhin nyo lang yung bola. Pagkasalo ng bola, dapat
may pang-asal. Diba silang wristband? Charot. Para medyo nang sobrahan yata tayo sa kape. So, punta na tayo sa freebies ng Hello Kitty. Nagandahan talaga ako sa kanya. Kasi pagka-block niya ang ganda. Tawag nila is Moonless Night. At tapos sa loob niya, wow, cute! Meron na siyang coin purse na kasama. Tara! Para saan yung coin purse? Mukha kang itim ah. Masyadong pambata. Tapos dito pa siya nakalagay. Pero na may tago. So nung malaman ko na hindi naman na-mention ni Victor. Hello, Victor, you owe me. Meron palang trivia tong coin purse na to. Bakit kasama siya sa design ng backpack? So yung story pala niya, sa coin purse binilang siya unang nilabas. Yung first appearance ni Hello Kitty. Tapos yun yung naging hottest selling item in Japan. Oh. Madami ng surprise. Kaya naman pala kasama siya sa paganap ng backpack ni Victor. So the front is printed with the co-branded logo of Victor by Hello Kitty. Tapos pala sa two compartments. Dalawa yung zipper niya. Oh. Ito naman, nilagay ko lang. Hiningi ko lang siya sa seller para mas merong life pa si Bag. Tapos this part naman sa racket to. Pero parang messy, hindi ko siya tayo. Might as well, pipitin ko na lang. So, try natin kung yung itsura niya kapag gagamitin natin siya. Ta-da! Parang nahihiya naman ako gamitin yung buong set. Aray! Kupupunta ko ng court, tapos dala ko yung buong set. Bakit ipaglaro pa kayo sa akin? Super set na yung Loki. Actually, gusto ko lang talaga yung raketa. Bonus na lang yung meron siyang kasamang bag, kaka toy. So, tapos na tayo sa Hello Kitty. Ngayon, naalala ko na bakit natagal kong hindi nag-vlog. Nakakapagod. Pero okay lang. Para sa 11 fans ko, pagbibigyan ko kayong i-explain lahat ng mga pinagagawa ko this past few months. So they're decorating the Christmas tree with the stars.